ginagawa mo? Bakit ba hindi ka nagsasabi kung kailan ka magpapakita? Hindi mo ba alam sa ginagawa mo? Pwedeng masaktan yung anak at ang mami mo. Huwag kang makialam sa mga plano ko, Avel. Ano mo huwag makialam? Sinuko ko yung pagkakataong malaman kung sino pumatay sa mga magulang ko. Pinili kong iligtas kakapalit ng kalayaan ko. Gusto sasabihin sa akin huwag akong makialam? I didn't ask you to do that. Oo nga, hindi mo nga hindi. Pero binigay ko sa'yo. Dahil natutunan kong may mga bagay na higit na mas importante kaysa sa pag-iigante. O sige, gaya ng ano? Gaya ng pagmamahal. At pamilya. Yung pamilya mo. Natutunan ko na sila mahalin. Sana ikaw din. Kung papayag ka, gusto ko sana bumalik sa Senatosa. What? What about the construction firm? Nakausap mo na ba si Ate? Nakausap ko na siya, yes. And she said she can handle it on her own. At naisip ko lang na kailangan mo ako ngayon. Han, ayaw ko na pagdaanin mo lahat ng ito na mag-isa. I just have to remind you, Gabriel. I am no longer a major stockholder in the company. So hindi kita mabibigyan ng mataas na posisyon. Ana, hindi naman importante sa akin yung posisyon. Kahit consultant mo ako, tanggap ko. Gusto ko lang na nandun ako para supportan kita. And I just want to make sure na hindi ka pagtulungan ni na Marisa. What are you looking at? Tinitingnan ko lang ang mukha ng talunan. Dinimanda kasi ng boss ko. Ang boss mo. Excuse me? Hindi talunan si Ma'am Elise. Can't you see? Ang daming nakikisimpatya sa kanya. Do you even know how to read? Pag nanalo yung boss ko, tingnan lang natin kung may makikisimpatya pa dyan sa boss mo. Bye. You're so visit ka. Sorry. Ow! Akala ko kasi let sinong go lead me na nakaluta. Hindi ko inakala na aabot sa ganito. Awang-awa ako kay Mom. And I cannot stand to see them fighting anymore. Alam mo ba? Araw-araw akong gumigising na malungkot. Because I know that things aren't going to get better anytime soon. Ganyan din nararamdam ako. Parang paulit-ulit ako sinusundok sa dibdib. Nasama ng loob. Our parents are supposed to teach us a lot of good things. Pero natutunan ko lang, ang magtanim ng sama ng loob. Wala bang chance na may urong ni Tita Marisa ang kaso? Susubukan ko kausapin si Ibo na masinsinan. This needs to end right now. I agree. Ang gulo-gulo nila, no? I just want some peace and quiet for once. Hope. Huwag mo nang isipin to as much as possible. Mas lalo ko na masistress eh. Stress pa naman yung pinakamasamang kalaban ng sakit mo. Kaya trust me when I say I will handle this. I trust you, Jake.
nga naman makapamangkin natin. Ate, di ba kaibigan mo si Marisa? I think you should talk to her. Maling-mali na dadamay pati yung mga bata. You are not like this, Marisa. You're better than that. Dahil hindi mo kapatid si Jake at si Hope. Ate, what's wrong? You do realize na nag-aaksaya ka ng oras sa kakademanda dyan sa Elise na yan. Do you? Kung tinuluyan mo na yung babae yan, matagal nang tapos ang problema mo. Hindi pa panahon. Gusto ko pa siya makitang magdusa. Get your revenge. Bilisan mo. So I can finally have mine. Elise's death from her best friend and mortal enemy. I will. The clock is ticking, Marisa. Do what you gotta do. Anak. Galit ka pa rin ba kay Ibo? Ibo, alam ko hindi kayo mapapagod. Alam kong gagawin mo lahat ng gusto mo. Pero ako hindi ko na kaya. Tama na, Ibo! Anak, hindi mo naiintindihan. Talaga lang hindi ko maintindihan, Ibo! I don't know what else you want! Nandito naman ako, nandito naman si Lola sa'yo, pero puro ka na lang pag-iigantay na nung gusto mo. Pamilya mo kami, Ibo. What else do you want? Kami na nasasaktan ni Hope dito eh. Kami na iipit. Kung nasasaktan ka, ano sa palagay mong nararamdaman ko? Hmm? Kung ano man yung dinanas mo, wala pa yan sa katiting ng lahat ng dinanas. Kaya kung iniisip mo na mapapagod ako, nagkakamali ka. Not until maparusahan si Elise sa lahat ng kasalanan niya. Naiintindihan mo pa? Ngayon, nasagot mo yung tanong ko. No. We are not enough. Dahil mas importante sa'yo ang pag-iigante. Mas mahalaga sa'yo ang sirain ang buhay ng ibang tao ngayon nandito naman kami na pamilya mo na mahal ka. I don't know where else your revenge will take you, Ibo. Pero sigurado ako, I won't be there with you. We could have prevented this. I mean, I could have done something to protect you and Hope. Ang kapal talaga ng mukha ng Marisa na yan. Siya pa ngayon yung may ganang magdemanda. Bakit? Isinasangkalan niya yung NDA na yan because it says there that if a party violates it, automatically, mako-convert ang kontratang yan from conditional to full. Wala talagang puso yung babae yun. Han, we need to talk to our lawyers. Kailangan na natin hanapan ang gusto at kontratang to.
Madam, tama na po. Ang aga-aga, ang dami niya nang nainom. May problema po ba kayo? Nag-away kami ni Jake. Apparently, pati siya kumakampi na rin kay Elise. Ino-question niya yung pagdedemanda ko. Eh, bakit po kayo pumayag? Dapat sinabi niya po sa kanya na ikaw yung nanay niya. Kaya dapat ikaw yung paniwalaan niya. Sigurado ko na sinadya ni Elise na makukuha ang loob ang anak ko. Kung anong-anong pinagsasasabi ng babae niya sa anak ko para magalit siya sa akin. Naku, hindi na maganda yan, madam. Na-brainwash na yung bata. Pero mababawi ko ang anak ko. At kapag nangyari yun, hindi ako titigil na panggugulo sa kanya. Pagsisisihan niya itong ginawa niyo. Hi, Jake. Napatawag ka. Andito ako sa labas ng bahay niyo. Come meet me outside. Ah, bakit? Basta kailangan natin umalis. May kailangan akong sabihin sa'yo. Uy, pero hindi ako nagpaalam kay Ma'am na aalis ako, ah. This won't take long. Ah, alright. Sige. I'll just grab my things, ha? Yung meds ko, just in case magtagal tayo. Okay, bye-bye. Everything okay? Ano ba yung importanteng sasabihin mo? Pibilisan lang natin ha, kasi hindi ako nagpaalam kay Mom. I'll tell you later. We need to get out of here first.